Ang pelikula ay nagbubuka sa taong 2071 sa lungsod ng Moscow. Inilalarawan ng kapaligiran kung paano lubhang nagdusa ang planetang Earth mula sa intergalactic war na pinasimulan ni Cherno, isang masamang siyentipiko na nangangarap na masakop ang buong universo. Siya ay itinuturing na pinakamapanganib na bilanggo, ginagawa ang kanyang mga eksperimento bilang mga sandata na nagbabanta sa buhay. 20 taon pagkatapos ng digmaan, ang mga tao, na kilala rin bilang Earthlings, ay naharap pa rin sa mga paghihirap at pakikibaka upang mapanatili ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Si Anton, isang batang lalaking Earthling, ay naghihintay sa isang mahabang pila ng mga tao upang muling punuin ang kanyang supply ng tubig kapag ang isang misteryosong figura mula sa mga anino ay sadyang manipulahin ang isang metal na poste upang gumuho mula sa kanyang likuran. Nagawa ni Anton na makaiwas sa nahulog na poste, ngunit lumikha ito ng kaguluhan sa lugar. Ang mga taong nakapila ay nakatitig sa kanya nang may pagkadismaya na inaakusahan siyang sinasaktan ng malas dahil sa inis sa patuloy na mga aksidenteng kinasasangkutan niya. Samantala, ang misteryosong figura na naging anak ni Cherno na si Balaya ay nag-ulat pabalik sa kanyang ama sa kanyang napakalaking spaceship na naging kulungan. Ang pare-parehong nabigong mga pagtatangka ni Balaya na pasiglahin ang DNA ni Anton ay nagpapahina kay Cherno. Ang kanyang pinakabagong imbensyon na tinatawag na protogen, isang kombinasyon ng mga natatanging cell, ay malapit nang maubusan. Ang huling natitirang protogen ay ipinahayag na nasa DNA ni Anton, at ito ang nagsisilbing tanging susi sa kanyang kalayaan. Dahil dito, patuloy siyang pinipilit ni Cherno na ituloy si Anton at patayin siya ng tuluyan, kung saan nakaramdam ng bigat si Balaya. Habang ang bilangguan ni Cherno ay naninirahan sa malalim na ilalim ng lupa ng Earth, isa pang malaking spaceship ang lumipad sa itaas nito sa loob ng lungsod. Ang spaceship na ito ay ipinapakita bilang isang stadium na hugis dandelion na tumutugon sa isang high-risk flying sport na kilala bilang Cosmoball. Sa sport na ito, dapat sipain ng mga intergalactic team na 4 ang mapanirang bola ng enerhiya na tinatawag na Wave Eater ng 5 beses para buksan ang goal ng kanilang kalabang koponan at maka-score ng puntos. 3 talentadong tao na sina Fan, Natasha, at Pell ang bumubuo sa koponan ng Earthlings kung saan lahat sila ay magaling na humampas sa layunin ng kanilang kalaban sa gitna ng pagiging outnumbered. Ang laro ay na-broadcast sa lahat ng dako sa itaas ng kalangitan ng Earth sa malalaking holographic screen na nagsisilbing pinakadakilang pinagmumulan ng entertainment ng mga tao. Sa kabilang banda, bigo si Anton sa epektong hatid ng Cosmoball sa mga tao. Tinatawag niya ang mga ito dahil sa pagiging masyadong immersed sa isang laro kapag may mga malayong mas mahusay na mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin tulad ng pagkuha ng trabaho at pagharap sa gutom. Bumalik sa stadium, ang Earthlings at ang kanilang kasalukuyang kalaban na si Russians ay parehong nagtagumpay sa pagbubukas ng kanilang magkasalungat na mga zone ng layunin. Si Stan, isang star player ng si Russians, ay nakagawa ng goal at sila ang nanguna laban sa Earthlings ng isa. Sa katunayan, ang Wave Eater ay isa sa mga imbensyon ni Cherno. Sa gitna ng pagdadala ng isa pang Wave Eater sa playing field, matagumpay na naharang ni Cherno ang paglilipat at sa halip ay inihagis ang Wave Eater patungo sa mga makina. Ang ilang mga makina ay bumasag sa mga piraso na malubhang nasugatan ang mga gwardya sa proseso. Hinihimok nito si Bello, ang pinuno ng Galactic Cosmoball League, na pansamantalang ihinto ang laro at ipaalam sa mga manlalaro ang tungkol sa biglaang teknikal na kahirapan. Nabawi ng mga gwardya ang kontrol sa Wave Eater, at nagpapatuloy ang laro sa sandaling maabot ng bola ang playing field. Bagamat nagtatapos ang laro sa isang draw, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang Earthlings ay matagumpay na nakarating sa finals, na nakakuha ng malakas na palakpakan mula sa mga taong manonood sa loob at labas ng stadium. Si Cherno naman ay napasigaw sa sobrang sakit nang makita ang kanyang nilikha na nagiging mga bukol ng bato. Sumasapit ang gabi at umuwi si Anton sa kanyang ina na may sakit. Nalaman niyang nagsisinungaling ang kanyang ina tungkol sa kanyang medical na supply at nagpapanggap na ayos lang. Nagmamadaling pumunta si Anton sa botika, kung saan nakatagpo siya ng isang dalagang nagngangalang Anya. Pumasok silang dalawa sa botika para magnakaw ng ilang pagkain at mga gamit pang medical, ngunit agad na nakuha ng alarma ang atensyon ng mga pulis. Naabutan sila ng 2 pulis, sa pangunguna ng kapitan na si Vasily. Si Anton ay nagkunwaring sumuko mag-isa at ginulo ang mga opisyal, habang si Anya ay nananatiling nakatago. Nagawa niyang gumawa ng pambungad sa pamamagitan ng pag-abala sa kanila at nagagawa niyang tumakas. Maya-maya pa, tumakbo si Anton at nabangga ang isang rumaragasang sasakyan, dahilan para mapasigaw siya sa gulat. Sinuri ni Vasily ang harapan ng truck at wala siyang ibang nakita kundi ang ninakaw na gamot na natapon sa sahig. Litong-lito silang umalis sa lugar habang si Balaya, na epektibong itinago ang sarili bilang driver ng truck, ay numingiti sa kasiyahan. Nang maglaon, nalaman na si Anya, ay si Balaya din, na sumusunod kay Anton sa lahat ng oras na ito. Ang takot ni Anton ay nag-activate ng protogen at ang kanyang kakayahan sa teleportasyon sa unang pagkakataon, habang siya ay nag-teleport nang hindi mapigilan ilang milya ang layo mula sa kanyang dating lokasyon.
Ipinakilala ni Valaya bilang anya, hinikayat ni Valaya si Anton sa kanyang basement, at nakuha ang atensyon nito sa pamamagitan ng kanilang mga karaniwang interes, tulad ng kanilang hindi pagkakagusto sa Cosmo Ball at ang kanilang pagnanais na tulungan ang kanilang mga magulang na may sakit. Si Anton ay nakikinig ng mabuti, nalilimutan kung bakit hinila ni Anya ang ilang hibla ng kanyang buhok upang kolektahin ang isang bahagi ng protogen mula sa kanyang DNA. Dinala ni Anya ang mga hibla ng buhok sa kanyang ama. Gayunpaman, ang protogen ay halos hindi tumugon dahil sa hindi sapat na halaga. Samantala, umuwi si Anton na nagulat nang makita si Bello at ang Team Earthlings sa kanilang bahay. Kinumpirma ni Bello ang kakayahan ni Anton sa teleportasyon at ipinahayag ang kanyang interes sa pag-recruit sa kanya bilang pang-apat na manlalaro ng koponan ng Earthlings. Mariing tinanggihan ni Anton na sinasabi sa kanila na hindi niya gusto ang Cosmo Ball at kailangan niyang alagaan ang kanyang ina na may sakit. Pumasok si Natasha at nagpumilit na maghanap ng lunas para sa kanyang ina na may sakit bilang kapalit ng kanyang pagsang-ayon. Kinumbinsi niya si Nabelo at Anton at tinatakan nila ang deal sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Agad na dinala si Anton sa Stadium Barco kung saan siya namamangha sa bawat tanawin. Sa kanyang pag-check-up, kumukuha si Bello ng sample ng genetic material ni Anton para makabuo ng sarili niyang Sputnik. Isang droid na magsisilbing gamit at kaibigan niya sa mga laro. Ang bawat isa mula sa Team Earthling ay nagmamay-ari ng Sputnik na tumutugon sa kani-kanilang komposisyon ng katawan. Bahagyang nahihirapan si Anton sa unang ilang minuto ng pagsasanay, ngunit hindi nagtagal upang makontrol ang kanyang mga kakayahan sa teleportasyon. Mabilis siyang nag-adjust sa kanyang mga kakayahan para maobserbahan ni Bello at ng Team Earthlings ang isang sitwasyon na hindi pa nila nararanasan. Sa malalim na pag-iisip, inutusan ni Bello si Anton na maglaro sa unang dalawang laro sa susunod na araw at ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay pagkatapos. Umalis si Bello kasama si Natasha pagkatapos upang makipagkita sa Galactic Council at pag-usapan ang posibleng lunas para sa ina ni Anton. Ipinakita ng konseho ang kanilang paghamak sa pag-iisip na tulungan si Anton at ang intergalactic infection ng kanyang ina, ngunit si Bello ay matatag na iginiit na sumunod sa deal. Itinuturing niya si Anton bilang ang pinaka-matalinong atleta pagkatapos na makita ang kanyang pagganap sa unang araw ng pagsasanay. Si Natasha ay gumugugol ng oras kasama si Anton at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya sa bawat pagkakataon na nakukuha niya, na madalas na nakakalito kay Anton. Sa isa pang tala, si Valaya na nagbago ng anyo bilang kanyang kahaliling pagkakakilanlan na si Anya ay nakakuha ng atensyon ni Anton sa pamamagitan ng kanilang hindi pagkagusto sa Cosmo Ball at ang parehong intensyon na makahanap ng lunas para sa kanyang ama. Sinamantala niya si Anton sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng nakakalason na pod na posibleng makasira sa Stadium Ship at tuluyang wakasan ang Cosmo Ball. Dumating ang Sputnik ni Anton sa eksena kasama si Natasha para sunduin siya. Bago sila umalis, binigyan ni Anya ng halik si Anton sa labi at inilagay ang pod sa kanyang kamay habang ang Sputnik ni Anton ay nakatingin kay Anya na may kahinahinala. Sa kanilang pagbabalik sa Stadium Ship, naging interesado si Anton sa kanyang Sputnik. Sinabi sa kanya ni Natasha na binabalaan ng mga Sputnik ang kanilang may-ari sa mga potensyal na banta at maaaring i-activate o hindi ang battle mode depende sa posibilidad ng panganib. Ang isa pang laro ng Cosmo Ball ay magsisimula sa susunod na araw. Ang laso na pod ay nananatiling hindi natukoy kahit na dumaan sa inspeksyon. Ang koponan ng Earthlings ay nag-uugnay sa kanilang mga Sputnik upang maghanda para sa laro. Si Anton, na maingat na hawak ang poisonous pod sa kanyang kamay, ay naipit ito sa ilalim ng kanyang guwantes. Kinausap ni Anton ang kanyang Sputnik at tinanggal ang guwantes. At ginagamit ni Anton ang kanyang kamay upang pisilin ang nakalalasong pod at kumalat ang katas nito sa sahig ng Stadium Ship. Walang pag-aalinlangan na umalis si Anton pagkatapos sundin ang utos ni Anya at pumasok sa waiting area. Sa pagpasok ng mga atleta sa larangan ng paglalaro, nakita ni Anton ang kanyang sarili na napapaligiran ng isang malaking pulutong na puno ng malugod na pagbati. Bumalik sa kanyang bahay, ang kanyang ina ay nanonood ng laro kasama si Vasily, na mukhang mas malusog kaysa dati mula sa patuloy na mga gamot. Sa lalong madaling panahon, ang mga manlalaro ay pumupunta sa posisyon at simulan ang laro. Si Anton naman ay nakaupo sa lupa at hindi pinapansin ang buong laro, dahilan para tawagin siyang quitter ng audience. Pinipigilan ni Bello ang laro para ipatawag si Anton, sinusubukang magsalita sa kanya. Ipinakita niya kay Anton ang buong makinarya sa loob ng Stadium Ship at ipinaliwanag kung paano higit pa sa laro ang Cosmo Ball. Sinabi niya kay Anton ang tungkol sa digmaan, si Cherno, ang Wave Eater, at ang kanyang huling imbensyon na ang Protogen. Sa huli, sinabi niya kay Anton na ang pagiging isang atleta ay nagpapahintulot sa kanya na bigyan ang kanyang mga kapwa Earthlings ng isang bagay na pag-asa sa gitna ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa kalaunan ay napagtanto ni Anton ang mga epekto ng kanyang aksyon at tumakbo pabalik upang kunin ang laso na pod na kanyang ibinagsak, ngunit nalaman lamang na tumagos na ito sa isang bahagi ng stadium ng barko. Siya ay bumalik sa larangan ng paglalaro at sumigaw na ang stadium ay nahawahan, ngunit walang pakinabang habang nagpapatuloy ang laro.
Sa kabutihang palad ay napansin siya ni Belo, at mabilis siyang nakareact sa pamamagitan ng pagyelo sa lugar na nahawahan. Ang lason ay patuloy na kumakalat at ang stadium ship ay napupunta sa emergency evacuation mode upang maprotektahan ang mga manonood. Dumating si Natasha para palayain ang natitirang audience na natigil sa loob ng ang Wave Eater ay sumugod patungo sa kanyang direksyon. Nakita ito ni Anton at tumakbo siya para tulungan siya bago sinipa ng mga atleta ang Wave Eater ng 5 beses na nagresulta sa pagkasira nito. Nawalan siya ng malay dahil sa pagtama ng Wave Eater, ngunit hindi nagtagal ay nagising siya. Agad niyang pinuntahan si Anya sa kanyang basement, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan si Anton at ipinakita sa kanya ang kanyang tunay na anyo bilang si Balaya habang ipinagtatapat ang kanyang paghanga sa kanya. Gayunpaman, nabigo siya sa kanya para sa hindi ganap na pagsira sa stadium ship at nagsimulang mangulekta ng katamtamang dami ng protogene sa kanyang DNA bago iwan siyang walang malay. Ang Sputnik ni Anton ay nagmamadaling hinanap siya matapos maramdaman ang pagbabanta. Sa paghahanap sa kanya na nakahiga na walang malay, ang kanyang Sputnik ay kumukonekta sa kanya at nauuwi sa pagkapagod upang pagalingin ang pinsala ni Anton. Kasabay nito, nakuha ni Cherno ang protogen mula sa Balaya at sinimulan ang kanyang plano sa pagtakas. Sa pamamagitan ng protogen, ipinatawag ni Cherno ang isa pa sa kanyang mga nilikha, isang napakalaking nilalang na parang tuta. Iniugnay niya ang kanyang sarili sa nilalang upang makakuha ng ganap na kontrol at ginagamit ito bilang isang sasakyang pangalangaang. Ang protogen sa kanyang pag-aari ay nagbibigay din sa kanya ng kakayahang mag-teleport sa kanyang paraan palabas. Maya-maya, nagising si Anton at nakita niya si Natasha at Belo sa tabi niya. Sa isang lugar sa loob ng parehong basement, narinig ni Belo ang pagtawag ni Cherno sa kanyang pangalan. Tinugunan ni Cherno si Belo bilang kanyang lumikha at inaanyayahan siyang makipagsanib puwersa sa kanya. Nataranta si Natasha nang marinig ito. Tinanong niya ito ng harapan, ngunit ipinagkibit-balikat siya ni Belo. Kasama ang mga Sirusian at Amazonian, lahat sila ay nagtitipon sa labas at panandali ang nakatagpo si Cherno habang matagumpay siyang nakatakas at nagteleport palabas ng planetang Earth. Samantala, ang mga atleta ay nananatiling nakabantay sa buong lungsod habang ipinapaalam ni Belo sa Galactic Council. Inihayag din niya ang mahigpit na binabantayang sikreto tungkol sa Cosmo Ball sa lahat. Nalaman nila na ang Cosmo Ball ay hindi isang laro, ngunit isang digmaan at ang stadium ship ay itinayo upang maiwasan ang pagkawasak ng planeta. Pagbalik sa kanyang tahanan, dumating ang ina ni Anton upang sabihin sa kanya na ang mga atleta ay aalis para sa digmaan laban sa Cherno, ngunit si Anton ay nahiga na pagod at nasiraan ng loob mula sa mga pangyayari sa kanyang paligid habang hawak ang kanyang Sputnik sa kanyang yakap. Ang kanyang ina ay lumingon upang aliwin siya na sinasabi na sa planeta Earth ang mga tao ay nagkakamali sa lahat ng oras, ngunit may mga malalakas na tao na nagsisikap na ayusin ang mga pagkakamali na kanilang nagawa. Kasabay nito, muling nakipagpulong si Belo sa Galactic Council tungkol sa kanilang plano ng aksyon, nang biglang pumasok si Natasha. Natulala pa rin si Natasha sa narinig. Paulit-ulit niyang tinatanong si Belo kung bakit siya tinawag ni Cherno bilang kanyang lumikha. Walang ibang pagpipilian si Belo kundi ipaliwanag sa kanya na si Cherno ang pinakamalaking kabiguan niya bilang kapwa siyentipiko. Sinabi niya na si Cherno ay huwad sa kanyang imahe. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, iniisip na tutulungan siya ni Cherno tulad ng ginagawa ng mga Sputnik. Binigyan niya siya ng damdamin, ngunit nabigo sa paghubog ng mga damdamin yon. Ang pag-aaway ni Belo at Cherno ay humantong sa pagpapatalsik kay Cherno, at nagresulta sa mga kaganapan ng Intergalactic War 20 taon na ang nakararaan. Sa labas ng planetang Earth, naghahanda si Cherno na paalisin ang kanyang bagong likhang Wave Eaters mula sa kanyang barko. Nakipag-isa siyang muli kay Balaya, na nagtuturo sa kanya na pigilan ang mga atleta na umalis sa Earth hanggat kaya niya. Ang malaking labanan ay naganap kaagad pagkatapos magpadala si Cherno ng sunod-sunod na Wave Eaters sa ibabaw ng Earth. Kasabay nito, si Nafan, Pele, kasama ang mga miyembro ng Sirusians at Amazonians ay kumalat sa iba't ibang posisyon sa labas ng lungsod bilang inaasahan. Patuloy nilang sinisipa ang mga papasok na Wave Eaters, inihagis ito sa isa't isa upang makumpleto ang 5 strike. Sa labas, ang mga barko ng Galactic Fleet ay naglagay ng bitag para kay Cherno at sa kanyang barko sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Belo. Si Cherno naman ay nagpapawalang bisa sa bitag at nag-iisang sinisira ang mga barko na pinapanood ni Belo at Natasha sa paghihirap. Gamit ang stadium ship, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtugis sa Cherno. Sa gitna ng pagsira sa Wave Eaters, nagsimulang makaramdam ng pagod ang mga atleta. Si Stan ay nasa bingit ng sobrang init habang si Fan ay nasugatan dahil sa pagtama ng Wave Eater. Sa kabila nito, sumusulong sila. Ang epekto ng kanilang matulin na welga ay nagdudulot ng pagbagsak ng ilang gusali sa ilang lugar sa lungsod. Nang biglang bumangon si Anton at nasaksihan ang nangyayari. Siya ay taimtim na nakikipag-usap sa kanyang Sputnik at ganap na itinatag ang kanilang koneksyon. Kalaunan ay tinawag ni Anton ang pangalan ng kanyang Sputnik na Mowgli, na sa wakas ay ginising ito. Lumabas si Anton para tulungan si Nafan at Pel.
dinadala niya ang nasugatang fans sa kaligtasan, sa tulong ng kanilang mga kapwa Earthlings. Ang mga residente ng lungsod ng Moscow ay nakahanap ng kanlungan laban sa mga bumabagsak na mga labi, kabilang ang ina ni Anton at si Vasily, na nagkaroon ng isang romantikong relasyon pagkatapos na magkasama sa ilang mga okasyon. Sa langit, dalawang magkasunod na wave eater ang sumugod patungo sa direksyon ni Anton. Nagawa niyang hampasin ang una, ngunit hindi niya napansin ang pangalawa na humihila sa kanya patungo sa lupa. Ligtas siyang nakarating, ngunit napunta sa mga punit-punit na damit. Nararamdaman ng kanyang Sputnik na si Mowgli ang sitwasyon at agad siyang tinulungan. Masaya silang nagkakasundo at nag-uugnay na lumilikha ng mga gamit ni Anton para sa labanan. Nagagawa na ngayon ni Anton na makipag-usap sa iba pang mga atleta at kasama si Mowgli sa mode ng labanan, nagsimula siyang muling mag-strike ng buong espiritu. Matagumpay niyang nawasak ang bawat wave eater na may isang hit lang na nagpabilib sa iba pang mga atleta. Sa kabilang banda, nagpa siya si Belo na harapin si Cherno. Ibinigay niya kay Natasha ang buong kontrol sa stadium ng barko, na nag-uutos sa kanya na bumalik sa Earth at iligtas ang iba kung sakaling hindi siya makabalik ng buhay. Pumayag si Natasha, at nakipag-teleport kay Belo sa loob ng barko ni Cherno, kung saan dumating sila, upang sa wakas ay harapin siya. Kalaunan ay ipinakita ni Belo ang kanyang tunay na anyo, habang kaharap si Cherno. Hindi nagtagal ay naabutan nila ang 20 taong agwat, at kaagad pagkatapos, nangyari ang kanilang labanan. Palihim na umatake si Cherno patungo sa Belo, ngunit mabilis silang nakahabol. Bilang tugon, nagteleport si Natasha sa harap mismo ni Cherno para sipain siya, ngunit hinarang siya ni Balaya. Iniiwasan ni Natasha ang pag-atake ni Balaya, at nagteleport palayo. Gayunpaman, nahuli siya ni Balaya, at agad siyang natigilan. Si Cherno ay agresibong naniningil kay Belo, na ipinagmamalaki na siya ay naging mas malakas kaysa sa kanya sa kabila ng pagiging nilikha niya. Samantala, matagumpay na nagteleport si Anton sa buwan ng Earth kasama si Mowgli, na nasaksihan ang malungkot na kalagayan ng buwan. Nag-a-activate ang alarm ng Mowgli, na nakakaramdam ng panganib sa malapit. Dumiretso sila sa lugar habang iniisip sina Natasha at Belo. Sa barko, pinagalitan ni Belo si Cherno pagkatapos niyang umatake gamit ang mga bola ng yelo patungo sa kanyang protogens. Gumagawa si Cherno ng malaking kalasag para protektahan ang kanyang nilikha habang patuloy na umaatake si Belo. Nadulas ni Belo ang isang bola ng yelo sa itaas mismo ng kalasag, kung saan direktang tinamaan niya si Cherno. Kumalat ang yelo sa paligid ng Cherno at nagyelo ang buong katawan niya. Nang masira ng patuloy na pag-atake ni Belo ang kalasag, at halos ma-freeze ang buong paglikha ni Cherno ng protogens, nagbago ang anyo ni Balaya sa anyo ni Natasha, at natigilan siya. Kasalukuyang nangunguna si Balaya. Nanawala ng kakayahan pareho sina Belo at Natasha, bago niya sirain ang yelo na kumukulong kay Cherno. Nakalaya si Cherno at ginamit ang kanyang nababanat na gamit para sakalin si Belo. Sinabi niya ang kanyang mga pamamaalam at papatayin na sana siya, ngunit dumating si Anton sa oras. Kinuha ni Anton na hostage si Balaya laban kay Cherno, kaya binitawan niya ang kanyang hawak kay Belo. Naglakad si Cherno patungo sa direksyon ni Anton at hinahamon siya, na parang hindi niya mapapatay si Balaya. Binanggit niya na si Balaya ay hindi kailanman naging perpektong nilikha, at sinaksak siya mismo sa tiyan. Bahagyang dumampi ang talim ni Cherno sa gamit ni Anton, at pilit siyang itinulak nito sa lining ng barko kung saan siya nakulong at hindi makapag-teleport. Halos hindi napigilan ni Belo na magambala si Cherno sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang butil ng yelo sa pagtatangkang i-neutralize ang kapangyarihan ng barko. Ang masamang Cherno ay nagpapatuloy upang idirekta ang kanyang pansamantalang sibat patungo kay Belo at agad siyang pinatay. Sinasamantala ni Anton ang pagkakataong kumonekta sa barko mismo sa pamamagitan ng kanilang mga shared cell. Nakasalubong niya ang malatuta na nilalang at ligaw na hinabol siya nito. Nang malapit na sa labasan si Anton, nagpa siya siyang huminto at diretsong humarap sa nilalang. Ang ligaw na nilalang ay nagulat, ang mga paa nito ay tumigil sa harap ng Earthling. Sandaling nagkatitigan silang dalawa, at kalaunan, ay mariing tumutol si Anton sa nilalang dahil sa pananakot nito. Umungol ito sa kanya bilang tugon, bago nito maramdaman ang kanilang koneksyon. Sa pagtulak pa, pinapakalma ni Anton ang nilalang sa pamamagitan ng bahagyang paghawak sa ulo nito. Sa lalong madaling panahon, matagumpay niyang naitatag ang tiwala sa nilalang, na nagpapahintulot sa kanya, na makawala mula sa lining ng barko. Higit pa rito, ang nilalang ay nagiging mahilig kay Anton na sa huli, ay sumisira sa koneksyon nito mula sa Cherno. Sinubukan ni Cherno na lumaban, at napabulalas na siya ang Panginoon, ngunit hindi na siya pinakinggan ng nilalang. Siya ay walang awang pinalabas ng barko, at itinapon sa isang napakalaking bola ng mainit na gas, kung saan siya natutunaw hanggang sa mamatay. Nabawi ni Natasha ang kontrol sa kanyang katawan, matapos makalabas sa bitag. Nagteleport si Anton pabalik sa kanya, at magkasama silang bumalik sa Earth. Sa Earth, ang mga mamamayan ay napapagod na sa pagtatago. Nagiging determinado silang mabuhay at magtipon upang ipaglaban ang sangkatauhan.
Sa pamamagitan ng pangunguna ni Vasily, pumunta sila sa posisyon, handang labanan ang Wave Eaters na paparating nang ang lahat ay biglang tumigil at nanatili sa pwesto pagkatapos ng pagkatalo ni Cherno. Inaangkin ang kanilang tagumpay, ang mga residente ng lungsod ng Moscow ay nagsaya ng malakas. Pagkaraan ng ilang oras, ang lungsod ay dinala sa mas mahusay na hugis sa ilalim ng pamumuno ni Natasha. Ang enerhiya mula sa natitirang Wave Eaters ay ginamit upang maibalik at mapabuti ang paraan ng pamumuhay sa Earth. Sa kanyang talumpati, idiniin niya na panahon na para mabuhay ang mga Earthling, hindi lamang mabuhay. Ipinapalabas ito sa buong planeta, na pinarangalan ng lahat ang sakripisyo ni Bello. Nagtatapos ang pelikula sa muling pagsasama-sama ng team na Earthlings pagkatapos ng talumpati ni Natasha, kasama ang nanay ni Anton, ang bagong stepdad na si Vasily, Mowgli, at ang nilalang na tinatawag niyang Kid.